Sang-ayon ba kayo na ang ipis ay marurumi at nakakainis ng mga peste? Oo, hindi ba? Pero ang mga kadalasang nabibili na pesticide ay masangsang ang amoy, peligrosong gamitin at mahal. Kaya kalimutan ang mga toxic na chemicals at subukan ang 100% natural na mga pamamaraan para mawala ang mga pesteng ipis sa bahay. Bago natin pag-uusapan ang mga epektibong lunas kontra sa ipis, alamin muna natin kung anong parte ng bahay ang pinamumugaran at bakit. Importanteng malaman kung nasaan ang kalaban, hindi ba? Ang pagdami ng ipis ay kadalasang nagsisimula sa kusina, lalo na sa mga madidilim at mahihirap abutin na lugar, gaya ng ilalim ng mga cabinets at appliances. Importanteng panatilihing malinis ang kusina bago at pagkatapos magluto. Sigurado hindi na walang tira o natapo na pagkain sa mga lamesa o cabinet. Ang mga ipis ay naaakit sa basura, karne, keso, matatamis na pagkain at mantika. Siguraduhin na nakatago ang mga ito at nakalagay sa tamang lalagyan. Kung sakali naman na nakaligtaan, meron namang pangontra na kadalasang nakikita sa ating kusina. Dahon ng laurel. Nagtataboy ng ipis ang amoy ng laurel. Maaaring mayroon na kayong laurel sa kusina, pero madali lang itong mabili sa kahit saang tindahan. Subukang magsingit o mabugkos ng ilang peraso at ilagay sa kasulok-sulukang parte ng bahay o sa hindi kayang abutin. Dahil baka ipanghalo na ito sa adobo ng nanay o asawa mo kapag naaabot at natatanaw lamang. Ang paraang ito ay maaaring makaubos ng maraming laurel, ngunit isa itong maganda at natural na paraang pantaboy ipis. Bawang o cayenne powder. Maraming panrikado o panimpla na pantaboy ipis dahil sa natural na matapang na amoy ng mga ito. Maaaring gumamit ng garlic o onion powder at ikalat sa lugar na pinamumugaran ng mga ito. Pwede rin ninyong paghaluin ang garlic at onion powders para sa isang napakatapang na repellent. Maaari ding ibudbud ang cayenne powder sa lugar kung saan sa tingin mo ay maraming ipis. O di kaya ay sa bukana ng inyong pintuan para di makapasok ang mga ito. Lemon. Hatiin ang isang lemon at pigain ang juice sa ibabaw ng mga counters o lugar kung saan dumadaan ang mga ipis. Maaari ding maglagay ng isang spray bottle ng lemon juice at tubig. Spray ito sa mga madidilim na lugar na gustong gusto ng mga ipis. Ang lemon juice solution na ito ay magtataboy, magbibigay ng magandang amoy sa inyong kusina at magsisilbing natural disinfectant. Importante ito dahil ang ipis ay nagdadala ng bakterya at virus. Soap solution. Maghanap ng sabon na may sangkap na borax. Para sa isang malakas at matapang na solution, ang borax ay isang natural na antiseptic at cleanser na ginagamit na sangkap sa mga sabong panlaba at sabon sa kamay. Maghalo ng sabon sa konting tubig. Ikalat o ipahid ang solution sa counters ng kusina at mga pugad ng ipis. Ang mga ipis at mga kaparehong peste ay humihinga sa pamamagitan ng butas ng balat o shells nila. Kung kaya't sa paggapang ng mga ipis sa solution ng ito, ang sodium ay papasok sa kanilang mga balat at magiging dahilan ng kanilang pagkatuyo at pagkamatay. Ito ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng borax sa pagpatay ng mga ipis at ibang kaparehong peste. Maliban sa mga natural na paraan na nabanggit, mayroon ding mga bitag ng ipis na pwede ninyong gamitin. Maaaring mayroon na kayo nito sa inyong kusina. Sa oras na napaghalo na ninyo ang mga sangkap, maglagay sa mga pinamumugaran ng ipis, gaya ng madidilim na lugar kung saan sila naghahanap ng mga makakain at tubig. Pero sa paraan na ito, imbis na pagkain at maiinom, ang makikita nila ay bitag na para sa kanila. Baking soda at asukal. Gumamit ng takip ng bote ng juice o garapon. Maghalo dito ng 1:1 mixture ng baking soda at asukal at maglagay sa tabi nito ng isang kaparehong takip at lagyan ng tubig. Ilagay ang dalawang lalagyan sa pugad ng ipis. Ang matamis na amoy ng asukal ang aakit sa ipis para kainin ang mixture. Kapag uminom sila ng tubig, magkakaroon ng reaksyon ang baking soda at tubig sa loob ng tiyan nila at masama ito para sa kanila.
malimit na silipin ang bitag at linisin ang paligid. Kung kailangang dagdagan ang mixture at tubig, gawin ito. Duct tape. Gumupit ng duct tape na kasinghaba ng braso. Ilagay ito na nasa ibabaw ang madikit na parte ng tape at itupi ang magkabilang dulo para madaling hawakan at itapon pagkatapos gamitin. Tandaan na ang ipis ay madaling maakit sa matatamis at oily na pagkain, kaya maaaring gumamit ng keso o isang kutsarang peanut butter na may kaunting asukal sa ibabaw. Idikit ang bitag sa gitnang bahagi ng tape. Sa ganitong paraan, ang ipis ay madidikit sa tape paglapit niya sa bitag. Huwag gumamit ng liquid trap para hindi matunaw ang pandikit na tape. Madulas na bote. Humanap ng maliit na jar o bote. Siguraduhin malinis at tuyo. Ilagay ang bitag sa loob ng bote gaya ng peanut butter, keso o gamit na mantika. Pahira ng petroleum jelly ang buong loob ng bote, lalo na sa bandang bibig. Sa ganitong paraan, gagapang ang ipis papunta sa loob ng bote para kainin ang bitag, pero hindi na sila makakaakyat palabas dahil sa dulas. Gumawa ng maraming slippery jars at ikalat sa buong bahay. Kailan nga ba natin malalaman kung marami ng ipis sa bahay? Maaaring isipin natin na ang ipis ay mahihiyain na palagi na lang nagtatago. Sa gabi sila lumalabas para maghanap ng pagkain, kung kailan tulog ang buong kabahayan. Kung makakita kayo ng isa o dalawang ipis, ibig sabihin, napakarami na nila sa kanilang pugad. Kaya kapag nakakita kayo ng ipis sa umaga, malaki na ang inyong problema. Kung gumamit ng ilang paraan na nabanggit, pero walang nakikitang pagbabago, maaaring panahon na para tumawag ng tulong sa mga eksperto. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.